Pag-usapan natin ang hulwaran at organisasyon ng tekstong expository. Ang tekstong expository ay nagpapaliwanag, naglalahad ng kaalaman, paglilinaw, pagtugon sa pangangailangan ng mambabasa. May mga katangian ang tekstong expository. Ito ay obhetibong pagtatalakay sa paksa, sapat na kaalaman sa inilalahad na teksto, at malinaw na pagkakahanay ng kaisipan o ideya. Pag-usapan natin ngayon ang definisyon. Ito ay pagbibigay kahulugan ng isang di pamilyar na termino o mga salitang bago sa pandinig na kinakailangan ang paggamit ng diksyonaryo. May tatlong bahagi ang definisyon. Naglalaman ito ng termino o binibigyang kahulugan, uri o klase kung saan nabibilang ang terminong binibigyang kahulugan, at mga natatanging katangian nito o kung paano naiiba sa mga katulad ng uri. May mga paraan na ginagamit ang manunulat. Ano-ano ito? Paggamit ng synonym o salitang magkatulad, intensive na pagbibigay ng kahulugan, extensive na pagbibigay ng kahulugan, paggamit ng denotasyon at konotasyon. Ang halimbawa nito ay ahas, simpleng karaniwang salita. Kung gagamitin ito sa literal na kahulugan o denotasyon, ito ay hayop na gumagapang. Kapag konotasyon naman, ang ahas ay panunulot o traitor. Iyon ay sa konotasyon. Ikalawa, pagkakasunod-sunod o order. Ginagamit ito upang madaling maunawaan. Ito ay pagkakasunod-sunod ng paglalahad. Pag-usapan naman natin ang sequential. Ito ay chronological na serye ng pangyayari. Karaniwan ito sa historical. Ang chronological ay ang pagkakasunod-sunod ng mga magkakaugnay na pangyayari ayon sa tamang panahon at oras. Ang halimbawa ng procedural ay recipe. Kung ang gagawin mo ay potato balls, ihahanda ang kagamitan nito. Kasirolang paglalagaan, sangkalan, kutsilyo, tinidor, at tubig. Marito ang paraan ng pagluluto. Una, pakuluan ang patatas hanggang sa maluto ito. Durugin at masahin ang patatas at isama na ang mga sangkap at pilutin ito. Pag-usapan naman natin ang paghahambing at pagkukontra. Nagbibigay diin ito sa pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa o higit pang tao, bagay, kaisipan o pangyayari. Halimbawa ng paghahambing at pagkukontra, ano ang mas maganda, asynchronous learning o synchronous learning? Ang paghahambing at pagkukontra, gagamitin natin ang Venn diagram. Ano yung pagkakatulad ng synchronous learning at asynchronous learning? At ano naman ang pagkakaiba ng dalawa? Apat ay problema at solusyon. Ito yung pagtalakay sa suliranin at paglalapat ng kautusan. Halimbawa, ito ay ang kinakaharap na problema ng mga estudyante sa online classes o online learning. Ang solusyon naman, hahanapan ito ng solusyon para mapagaan ang kanilang mga gawain. At ang ikalima ay sanhi at bunga. Pagtalakay ito sa dahilan ng pangyayari at kung ano ang bunga o magiging epekto nito. Ang halimbawa ay hindi nakapagpasa ng mga aktibidad ang mga estudyante sa tamang oras. Ano ang magiging bunga nito? Siyempre, bababa ang kanyang grado. Muli, ako si Teacher Lourdes. Maraming salamat!